mga katropa. O ngayon, mayroon na naman tayong solusyonan ng isang problema sa ating mga katropa din diyang mga mananahe. May message sa akin sa FB page ko. Ito yung tanong niya. Si JMM Bal, ano ba yan? Balag. Basta yun na yun. Pre, katropa, ito yun si JMM Balag. Mayroon siyang message sa akin ng kanyang problema sa kanyang makina. Okay. Ngayon, sabi niya dito, nagpapaktaw daw yung makina niya, yung high speed niya, sa cotton spandex na tila. Ibig sabihin ito, mga ganitong tila, spandex to, yung mga cotton na malambot, yung mababanat. Ito lang kasi yung cotton spandex ko dito. Medyo parang hindi ganong mababanat. Pero ito yung mga cotton spandex na tila. Okay. Yung malakas sa banatan. Okay. Mayroon siyang padalang video dito. Ito. Tapos daw, gumagalaw pa daw yung ipin. Yung ipin na sinasabi ng gumagalaw, hindi muna natin yan solusyonan kasi yan, gagawa ko ng video dyan para maintindihan natin kung bakit siya gumagalaw ng mga pisa na yan. Ang solusyonan natin sa problema niya, itong paktaw sa cotton spandex na tila. Okay, ganito. GM, huwag mo na problemahin yung sinabi mong magalaw yung ipin. Ito na lang. Timing lang natin yung makina mo. Gagawa ko ng video. Proseso natin yan. Okay. Panoorin mo na lang to. Okay, upisa na natin mga katropa. Dito balik tayo sa ating makina. Ito yung makina natin ginawa natin praktisanan. Ito na. Ang unang proseso dito mga katropa, para lang talaga magamit niya yung mga makina sa lahat na bagay, lahat na tila, lahat na klaseng tila, mag-spandex, magkapal, kahit titoron, kahit ano, para maiwasan ninyo na magpaktaw yung inyong mga makina, lalo na yung mga high speed. Ganito ang una nating gawin. Gagawin ko, ito yung una kong gagawin. Ito, tindihin nyo talaga to. Ang inyong makina, bago nyo niya i-timing, ngayon, ikaw, James, bago mo i-timing yan, subukan mo muna yung makina mo, patahiin ng ganito. Ito, cotton spandex. Isang tupi. Ito, isang tupi. Ito mga katropa, kailangan to, ito gagawin nyo para makatahi siya sa lahat na klase na tila. Kumbaga, hindi siya namimili ng tatahiin. Mga spandex ba, mga cotton yan, kahit anong klase, makatahi siya. Okay, ano yung gagawin? Ito, itong makina na to, umatay ito. Ito, spandex. Okay? Ganito, unahin yung gawin, mga katropa. Para sigurado. Pagpasada nyo yung ganito, isa, dalawang patong na to. Pagpasada mong ganon, halimbawa, hindi siya paktaw. Kasi hindi pa naman ka-timing. Hindi pa kayo nagta-timing. Ito pala unang prosesong gagawin natin sa mga makina ninyo. Ay subukan mo siyang patahiin ng ganito. Tupiin mo to, wala, ganyan. Tupiin mo to ng pakapal, ganyan. Tupiin mo ganyan, tapos mo pa ganyan. Tapos bali mo ganito. Tapos tupiin mo dalawang tupi. Ipapatong-patong, ibig sabihin makapal na siya. Ganyan, ganyan. Ganyan mga katropa, ganyan. Dalawang patong na tupi. Ulitin para maintindihan. Unang tupi. Diba yan o? Yan. Diretso yan o. Tupiin mo lang ganon. Tapos ganon mo. Tapos tupiin mo uli. Para ipagpatong mo itong dalawang nakatupi. Ganyan. Okay. Kuha. Ito gagawin nyo bago kayo mag-timing. Yan. Tapos itahin mo. Paketin mo dito sa makapal. Ganyan. Tapos tingnan mo dito mga katropa. Pag bumababa na dito yung tahe. Di ba? Pababa na dyan. Ganyan. Ganyan.
Pag bumababa, nandito yung tahe niya. Tapos, nakita ninyo, yung makina nyo dyan, nakita nyo may paktaw dito. Ito pag baba, may paktaw. Halimbawa, dito walang paktaw. Tuloy-tuloy yan. Tapos pag baba lang dito, dito, pag baba, pumapaktaw yung makina mo. Yan, wala sa tamang timing yan. Kumbaga, kulang siya sa timing. Kinalang, kung nakita ninyo na mapapaktaw dyan, yan, gagawa kayo ng timing na dito muna tayo mag-upisa na hindi siya magpapaktaw dito. Okay, ulitin natin. Medyo mabahaba yung video natin. Pero pag mahaba itong video natin mga katropa, putol-putulin ko na lang para kita nun lang sa inyo yung mga mahalagang bagay dito sa pag-timing. Ulitin natin. Ganito. Okay. Pakyat nyo dito. Okay. Paglagpas dito, kung wala ka nakitang timing, wala ka nakitang paktaw, ibig sabihin, tama yung timing mo. Pero, nagpaktaw siya sa diretso na spandex. Yan, isang bagay din yan. Kailangan matiming mo din yan. Ito, spandex, hindi ito mapaktaw. Hindi rin mapaktaw dito kasi na-timing ko na ito sa spandex. O, yung mga makina nyo dyan, tingnan nyo, kopyahin nyo itong video ko. O, panoorin nyo to. Okay mga katropa, lagi lang tayong okay kahit hindi okay. Ngayon, binago ko na yung timing. Sinira ko na yung makina mga tropa para makita ninyo kung paano natin timing to. Halimbawa, ganito nangyari sa makina ninyo. Ito, ginamitan natin ng hindi mo na itong spandex ang tahi natin. Ito medyo makapal siya. Mababa na siya pero hindi gaano makapal. Medyo matigas. Dito muna natin isubok tong makina. Kasi kung ganito bang nangyari ng mga makina ninyo. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, yung mga katropa nating mga mananay dyan. Ito. Tingnan nyo kung ito bang nangyari sa inyong mga makina. Kasi binago ko na tayo yan. Sinira ko na. Okay. Okay, mga katropa. Ngayon, sitahin na natin dito. Itong subok natin dito sa tila na hindi gaano spandex to. Medyo matigas siya. Hindi gaano mabanat. Hindi katulad yung spandex. Malambot. Dito muna natin isubok mga katropa. Sabihin ko lang sa inyo mamaya kung anong dahilan. Bakit dito natin yan tahi. Okay, patayin muna natin. Kasi sinira ko na siya. Sinira ko na yung timing. Tapos, dublihin natin to. Dublihin natin yan. Yan, dublihin natin. Tingnan natin kung mapakto ba dito sa pagbaba. Okay mga katropa, ito na. Dito mga katropa, matay siya. Hindi siya mapaktaw yan. Hindi mapaktaw yan. Tapos pagdating dito, sa may dugtong, yan na. Malaki na yung paktaw. Focus boy. Yeah, laki na paktaw. Tapos dito, tumatahe na naman. Wala namang problema sa tayo dyan. Ang dito sa makapababa, yung paakyat sa baba, yung papaktaw. Kung ganito ang nangyari ng mga makina nyo katropa, kailangan ayusin yan kasi baka hindi maayos pagka timing to. Okay, subok po natin ulit para malaman. Yan. Okay. Ganun pa rin mga katropa. Paktol talaga siya dito sa may dugtungan. Pero matay siya sa walang makapal. Walang dito sa may parang makapal. Matay siya. Ngayon, subok natin sa spandex kung matahe ba. Ito yung mag-alaman ngayon kung matahe ba sa spandex. Yan. Ito na yung tila spandex. Tatayin natin. Nako mga katropa. Kaya ko mga katropa yan ha. Napakaraming paktaw. Hindi na siya na gano'ng makatahe. Dito. Lalo na dito. Diba? Hindi na siya matahe. Pag dito, matahe siya. Ayan. Subukan natin. Pag dito mga katropa, matahe.
Okay siya tayo. Pag dito, sa spandex na tunay. Hindi na makatahe. Yan. Pinakita ko lang sa inyo mga timing na kulang. Yung mga timing na magkinakulang. Okay. Ayusin na natin. Kasi mahaba-habang explanation to para maintindihan natin. Ngayon, ang gagawin natin mga katropa, timing. Timing natin mga katropa. Kasi di makatahe. Unang gagawin mga katropa, ibaba nyo tong needle bar guard. Ay. Ibaba nyo tong needle bar. Ito. Ibaba nyo to. Ibaba nyo lang konti. Yung mga kapiranggot lang. Yan, yan. Ibaba mo siya ng kapiranggot. Yan. Yan. Ibaba mo siya ng kapiranggot. Basta galawin mo lang tong needle bar. Basta mupaktaw pag ganito lang. Pag paakyat dito, mapaktaw. Di ba? Pero pag hindi naman siya papaktaw, pag paakyat, huwag nyo lang galawin yung needle bar. I-timing na lang natin. Paliwanag ko, pag dito lang siya papaktaw sa spandex. Pag dito sa matigas, yung sinabi ko paakyat, pababa, pag hindi siya pumaktaw doon, tapos, pag tinahin mo ito spandex ng paktaw, huwag mo na lang galawin tong needle bar. Doon na lang mamaya sa timing lang sa rotating hook. Okay, ito sa akin, pumaktaw naman sa may makapal, sa may pagbaba, kailangan ko siya ibaba yung needle bar. Yan. Mga konting-konting baba lang mga tropa. Yan. Ganyan na dito, binaba kong konti. Tapos ngayon, timing ka uli. Yan mo. Ganyan tayo ulit. Oops. Ibig sabihin, binaba ko na yon. Hindi nyo makita yung timing. Tanggalin muna natin itong ano? Tanggalin muna natin itong ipin. Ito mga katropa, isang ipin, isang tornilyo na lang nilagay ko ito sa ipin para pag mag-demo tayo, madali ko lang siyang tanggalin. Oops. Yan. Okay. Yan. Pero ginagamit naman namin to. Wala may pang dumi dito. Ginagamit. Okay. Yan na. Timing natin. Una, binaba ko na to. Konti. Tapos timing natin ulit. Yan. Ibig sabihin, nababa na yan. Yung timing niya, nabago na. Okay. Sana yan. Yan. Naluagan ko na pala to. Oops. Yan. Okay. Pag na ibaba mo na ito ni Dilbar, ating tanggalin natin ito para makita. Yan, para makita. So, ayan na. Klaro na. Okay, yan. Okay. Ibig sabihin, nababa na ito. Ibig sabihin, pag nababa yan, yung timing mo, advance. Advance na. Ngayon, ikuti natin patras to. Yan. Okay, yan ulit. Ulitin natin. Pinakasagad. Yan, pinakasagad na to. Pinakasagad. Yan ba to? Luwaga na. Yan. Yan, pinakasagad. Tapos, pag-timing, para ba ito, paliwanag natin mabuti para may maintindihan talaga ito. Okay. Yan. Pagsagad na, tapos ikutin mo itong handwheel dito, paakyat itong ano, karayom. Tapos yung rotating hook naman, papunta na dito. Diba? Pagdating dyan, i-timing muna. Pagdating dyan, yung malapit na dito sa dulo ng hook. Kita mo boy? Kita po. Focus mo boy. Yan. Yan, yan. Yan. Ito. Yan. Timing mo na dyan. Ang timing ito mga katropa, halimbawa, ang timing nito, ito yung slice ng karayom. Yan. Dito sa baba. Dito talaga dito.
Di ba yung butas ng karayom, ito na yung slice. Huwag nyo na ilagay sa gitna dito. Dito sa pinakababa, diyan. Basta dito sa dadaan. O, parang ganito. Itong hook, ito. Yan. Dito mo siya ilagay. Dito mo ilagay, diyan. Dito, sa babaw lang konti ng ito butas ng karayom, dito mo idaan, padaan. Huwag dito sa gitna, huwag din sa taas. Kasi ang tatay natin is spandex. Dito. Okay. Ayan na. O, ito. Sabay, pukas sabay. Diyan natin. Ito, lagyan natin sinulid. Para makita. Pinakabutom. Tapos, paakyat ng karayom konti. Ikutin mo lang, paakyat. Tapos, pasulong naman tong rotating hook. O, ilagay natin. Halimbawa, dito yung rotating hook sa malayo. Yan. Pag ganun, o. Di ba? Hindi maabot. O. O, abutin mo ngayon yan. Yan. Ikutin mo po ito dito. Hanggang maabot yan. Ikutin mo lang yan. Yan. Maga dito sila makapang-abot sa medyo taas na. Pag pinakababa, tapos ikutin pa pataas, pataas. O, dyan ito na sila makapang-abot yung karayom at saka yung hook. Dyan. Malinaw na ba yun? Kasi mahirap magpaliwanag. O, dyan. Ngayon, ang timing nyo mga katropa, ganito dyan. Baka yung hook ninyo dyan, medyo, pakita ko lang. Itong rotating hook na to, medyo bago pa to. No, haba pa yung ano dulo ng hook. Ito, itong tulis, mahaba pa siya. Kasi pag yung mga makina niyo diyan, madalas papaktaw yan lalo pag spandex. Kung yung hook na ganito, ganito na. Napupudpud kasi to mga katropa yung hook nila, mauubos to. Sa bago, yo, mas matulis pa tong bago, kumbaga mahaba tong dulo ng hook kaysa ditong luma. Kasi anong nangyari niyang katropa, ganito yan. Paliwanag natin. Bakit siya na ubos? Pupudpud yung hook. Kasi ang una yung halimbawa, ganito. Naglagay ka ng karayom. 11. 11 ginamit ng karayom. Tapos, nabalian ka ng karayom. Halimbawa, pinalitan mo ngayon ng 14. Kasi yung hook mo dati, yung una, hindi siya nagpapaktaw sa 9. Sa 11. Kasi nakatiming siya sa 11. Oh, dikit na dikit yung krayo, yung dikit na dikit yung ano yung hook doon sa karayom. Eba, 11 to. 11 yung karayom. Nakatiming ng dikit yan yan. Halimbawa ngayon, nagpalit ka ng karayom 14. Siyempre, pag 14 na ipalit mong karayom, medyo mataba yung 14. Nakatiming siya sa 11. Matatama na dito yan. Gagasgas na to dito. Habang lagi mo ginagamit yan, matagal na panahon, hindi ka naman na 14 na gamit mong karayom, pero yung makina mo nakatiming pala sa 11 na karayom, mapupudpud to. Hanggang mapupudpud dyan, hanggang mapupudpud dyan. Tapos nagpalit ka naman uli ng 11. Puro lang kung 9. Nagpalit ka naman ng karayong 11 kasi manahi ka ngayon ng spandex o yung mga maninipis na tila. O kasi nagpalit ka ng 14 kasi natahi ka ng malaking makakapal na tila. Ngayon, nagpalit ka na naman ng 11. Puro lang ko 9. Kasi, spandex size mo at saka maninipis, pag nagpalit ka ng karayom na size 11. Yun na yung panahon na magkaroon na siya ng paktaw dahil yung hook niya, wala na, lumayo na kung 9 ilagay, 11 ilagay mo, hindi na siya dikit dahil nauubos na doon sa ginamitan mo ng 14. Okay? Ganyan yung paliwanag dyan mga katropa. Kailangan, pag nakatiming sa 9 yung 11 yung karayom mo, yung rotating hook, pag nagpalit ka ng karayom ng 14, siguraduhin mo i-timing mo uli dito sa 14 para hindi na maubos yung tulis ng hook ng karayom mo. Yan yung tulis ng hook. Okay? Parang hindi maliwanag mo sa paliwanag mga katropa. Okay. Ayun na yan mga katropa. Balikan na lang natin mamaya yon kasi parang hindi maayos pagpaliwanag. Ito, dito muna tayo. Okay, timing ko na. Kalimutan natin, baba na ito konti. Tapos, kailangan mga katropa, dikit yung karay. Rotating hook, yan. Ito, medyo matulis pa itong hook nito. Medyo bago-bago pa itong
Road to Tinghok. Diyan natin ilagay sa hindi sa gitna, dito sa baba pa, yung mataas kunti dito sa karayom. Ang size nitong karayom nito, mga katropa, parang 14 nata to. Ayan, 14. Ngayon, diyan natin ilagay sa pinakabaw. Mataas lang kunti sa sinulid. Yan, yan. Dito. Dito natin ilagay. Padaan natin yung hook. Focus mo ba eh? Yan naman kita. Diyan. Kailangan mga katropa diyan. Dikit yan. Yan. Subukan mo natin sa dikit. Yan. Kasi dikit lang ito mga katropa dahil itong rotating hook ko medyo bago pa siya. Mahaba pa yung tulis. Dikit ko lang siya sa karayom. Yung hindi matamaan. Ang tamang timing talaga ito mga tropa. Ganyan lang. Dikit sa karayom na hindi to siya maganon, magatamaan. Dikit-dikit lang. Hindi matamaan. Yun man talaga tamang timing. O, pasubukan muna natin ito ha. Yan. O, hindi ko siya patamain. Yung karayom, dikit lang siya. Kasi yung rotating hook natin mga tropa, medyo bago yan. Matulis yung hook. Okay, dyan muna. Subok muna tayo. Testing. Kung tama ba. Ayan. Yan. Mahaba proseso ito to, mga katropa. Kailangan maintindihan natin. Para hindi ba ito pasko? Paano pagkasuburan niya? Sabuha ko dito. One, two, three, go! Tupi. Tingnan natin. Kung nagawa ba? Oh. Ay, hindi na makita. Wala na. Ito ba? Hindi na ba? Oh. Okay, mga tropa. Nakita nyo? Hindi naman makita. Oh, hindi na siya nagpaktaw. Oh, binaba lang natin kunti ito. First timing na uli. Oh, hindi na siya nagpaktaw. Oh, diba? Yan. Yan yung pag-timing yan. Dito muna tayo mag-timing sa ganito. Okay. Alitin natin para sigurado. Yan. Okay, yan. Okay mga tropa. Oh, hindi na siya pumaktaw. Yung kanina paktaw ngayon, hindi na. Binaba ko lang konti itong needle bar. Tapos tinaming ko ulit doon sa rotating hook. Okay, ngayon sa ganong sistema, okay, hindi na siya mapaktaw dito sa mga makapal ng pagbaba. Matigas itong tila. Ngayon dito naman tayo sa spandex. Subukan naman natin sa spandex mga katropa kung hindi ba siya mapaktaw dito. Sige. Okay mga tropa, dito naman tayo sa spandex na tila. Okay. Ito. Okay, tama mga katropa. Paktaw. May matahe, may paktaw. Okay. Pero doon sa hindi spandex ito, walang paktaw. Pag makapal, wala din paktaw. Okay na siya diyan. Pag sa spandex natin itahe, ganito nangyayari. Okay. Ganito na nangyayari. Lagi paktaw, may balita paktaw, paktaw. Mayroon namang walang paktaw, tapos paktaw. Yun. Kasi spandex ito. Okay, Jim. Timing natin ulit ito. Ganito ang gagawin natin. Hindi na natin galawin itong needle bar. Tapos timing natin ulit.
pag mo paktaw talaga dyan sa spandex, lalo na mga makina dyan na yung mga rotating, kung medyo pudpud na, hindi na gano'ng matulis, kung buhay hindi si bago, ito na lang gagawin ninyo. Yan. Ito ang gagawin ninyong timing. Kailangan dikit na dikit yung rotitingok dyan sa karayom. O ito, kumbaga pasagiin mo ng konti para maalis yung time ano na yan, pagtaw. Madalas ang mangyari itong ganito mga pagtaw dyan sa mga medyo luma na yung mga rotitingok, kasi malamang yan, mga dulo nyan punpun na. Ito, hindi ko lang gano'ng dinikit kasi ito, kasi medyo bago-bago pa itong hook na ito. Okay, ngayon, dikit na natin. O, pagkita ko lang sa inyo ang timing nito. Ayan. Halimbawa, unang timing ninyo, dinikit nyo itong hook dito lang sa karayom. Ayan. Kumbaga, dikit lang yung sa tamang timing natin. Dikit lang siya, di ba? Sa tamang timing na hindi ito matamaan, hindi gumalaw ganon. Dikit lang. Tapos, paktaw sa spandex, paktaw. Ang gagawin mo dyan, kailangan idikit mo talaga siya ng todo. Yung mahagip na yung karayom konti. Yeah, kita mo. Yung hindi naman yung matamaan siya na parang gumagalaw na siyang ganyan. Yan. Yung sagi lang konti. Yan. O yan o. Gumalaw ang karayom konti. Gumalaw eh. Kita mo. Kailangan gagawin natin yan para hindi talaga siya mapaktaw sa spandex. Yan o. Pasagiin lang konti. Kasi pag hindi mo pasagi yan dyan, kumbaga tamang timing mo dito lang, ganyan, kumbaga doon ka sumusunod sa standard timing. Meron kasi standard timing. Kung sundin mo yung mga standard timing dyan, paktaw yan. Kung paktaw siya, buti pag hindi paktaw. Kung pumaktaw, gagawa tayo ng paraan, diba? Kung paktaw siya sa tamang standard, tamang timing na standard, kung paktaw siya, dito tayo sa hindi na standard. Okay. Ganina, dinikit ko lang tong rotating hook dyan. Dinikit ko lang sa karayom. Ngayon, patama ko na siya. Yan. Ganon din gagawin nyo dyan. Kung na-timing nyo dikit, tapos paktaw pa rin. O, wala natin mong choice dyan. Para hindi paktaw, kailangan patamain mo na. Kasi mapaktaw talaga yan. Lalo na yung mga rotating hook na medyo pud-pud na. Okay. Ito, subukan ko lang na dikit siya. Yung tama konti. Yan. Okay. Pag timing, pag baba, paakyat ng karayom, dyan. Dyan sila mag-abot. Ngayon, pasagiin ko konti sa karayom. Yun talagang yung karayom medyo gumalaw. Huwag naman yan masyadong galaw na papunta na doon yung karayom. Kung gumanon, lumiyad na. Yun talagang dikit na parang sagi lang ganyan, oh. Yan. Kasi mangyari yan, mapaktaw yan pag hindi mo ganyan gagawin. Okay? Yan, oh. Yan. Ngayon, subukan natin to. Oh, ganina, paktaw yon. Ngayon, subukan naman natin to. Isagi konti yung rotating hook sa karayom. Oh, kasi ganina, sinubukan natin dikit. Paktaw siya. Ngayon, sagi natin. Yun na lang choice natin mga katropa, para lang makatay tayo. Lalo pag maluma na ng mga rotating hook nyo dyan. Malamang luma na talaga yung mga rotating hook natin, kasi di mo tayo basta-basta bibili. Ganun ang gagawin. Okay. Para lang makatay dyan sa mga ginagawa nyong spandex. Balik ko muna to mga katropa. Okay mga katropa, ito. Testing na to ulit. Balik ko na yung ngipin at saka yung plate. Timing na rin natin. Subukan natin kung ano nang mangyayari. Okay. Oh, kita na natin mga katropa. Oh. Hindi na siya pumaktaw. Oh, kita mo. Oh. Dito na konti. Malon, yan. Oh, nakita na. Hindi na paktaw. Yung kanina, hindi pa natin binago ng timing. Paktaw. Okay. Oh.
Wala na kapakta-pakta mga katropa. Okay mga katropa, matay na. Wala na tayo nakitang paktaw. Oh. Ba, matay na siya. Okay. Ngayon, subukan na naman natin doon sa patalon. Dito. Oh. Wala na siyang pagdiretso lang, walang paktaw. Testing naman natin dito sa yung kanina ang sinabi kong magkapal. Yan, kailangan na testing dito. Okay. Oh. Okay mga tropa, hindi na siya nagpaktaw. Ayan o. Oh, matay dito, pagtalon dito, oh, wala nang paktaw. Okay, nasa katiba. Oh. Ito, spandex to. Pero hindi na siya nagpaktaw. Nung na-timing na natin ng dikit, kailangan pa tamain nyo dun sa karayom yung dulo ng hook. Kumbaga, hindi naman siya talagang sagi na sagi. Yung talagang tatama talaga yung ano. Hindi na siya dikit. Yung tamang timing kasi dyan, dikit. Ngayon, hindi na siya mo padikitin. Kumbaga, patamain mo talaga siya. Konti lang. Yung konting-konti lang, gabuhok lang yung dikit. Kasi pag nasubran sa malak dikit yan, madali lang maubos yung dulo ng hook. Saka baka magpatid na sinulid. Okay, ito. Ulitin natin. Ito, dublihin ko na naman ito. Ito ba? Ito ba? O, tingnan natin. O, wala na pakta mga katropa. Spandex. O, maganda tayo. Pagdating dito, o, hindi sa mga paktaw. Wala na yung skip dito. Okay, ganun lang mga katropa kapag timing. Okay, Jim. Jim, yung makina mo. Kopyahin mo na itong ginawa ko dito. Tapos, para makatay na sa lahat ng klaseng tila, yun ang una mong gagawin. Pero pag nasubok mo na yung makapal pababa, kung wala siyang paktaw, yung makina mo, hindi siya mapaktaw sa pakyat, doon sa pababa, huwag mo na lang galawin tong needle bar. Timing mo na lang, ang gagawin mo doon, pasagi mo yung hook doon sa karayom. Yung konting-konti lang, huwag yung sagi na malaki kasi magpapatid na ng sinuli dyan. Konting-konti lang, tapos subok mo. Subok mo lang subok, tapos kung mapakta pa rin, dikit mo lang. Subok lang subok, hanggang makuha mo doon sa spandex. Okay. Yung iba naman dyan, pag matigas na tila ang gagawin, halawa ganito, sinubok natin ta, ganina. Pag diretso lang, walang paktaw. Tapos, dito na subukan sa yung sinabi kong makapal. Pag akyat sa makapal, pag baba, paktaw. Baguhin yung timing niyan kasi hindi yan makatahi sa mga spandex at saka yung sa mga may makapal kasi kulang siya sa timing. O, sundan mo na itong video ko. Baba yung needle bar. Konti. Timing mo uli. Pasada mo. Tapos, pag okay na, o, dissolve na. Kung pitahin mo sa spandex, kung paktaw sa spandex, yun na, gagawin mo. Idikit mo yung dulo ng hook sa karayom para makatahi ka. Kasi pag hindi natin gawin ang solusyon yan, pamaraan, hindi ka makatahi ng spandex kasi papaktaw siya. Kumbaga, hindi na natin sundin yung standard timing niya. Kumbaga, mag-isip na lang tayo ng paraan para magamit pa natin yung makina dito sa spandex, kung may tahin niya spandex. Okay, ganun lang yung pamaraan. Discarding malupit talaga tayo para hindi tayo bili ng rotating hook kasi yung rotating hook mahal din yan. Okay mga katropa, salamat!